Alright, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa mga nanonood sa atin sa nakaraang video. Ano? At yung mga patuloy na nagtatanong sa akin, ano yung ginagamit kong camera, nasagot na natin yon sa nakaraang video. Ngayon naman, mga kaibigan, sasagutin natin yung mga nagtatanong sa akin, ano yung mga mount na ginagamit ko. Okay, so bilang filmmaker na rin, tingin ko, it's my responsibility to share with you guys yung, for me, the best or ideal. Para naman mas kuha natin yung action, ano? Okay? So, yan. Okay, simulan na natin. Okay, ang pinakauna natin ginamit, mga kaibigan, ay shoulder strap or body cam strap. So, ganito siya. Check natin yun. Ayan. Ito. So, yung GoPro dati, ito nakakabit. Diyan. Okay. Ito ang ginamit ko, mga kaibigan, mula episode 1 hanggang siguro episode 13 ata or 14. Basta mapapansin nyo yun eh, kung saan nagbago. So ito, mga kaibigan, okay naman to, yung shoulder strap na to. No? Ang nagustuhan ko sa kanya, mga kaibigan, yung parang kapag nagkakast ako, tapos may nahook akong isda na malaki, akala mo ma-action talaga. Kasi pag gumaganyan ka, di ba? Nagri-reel-in ka. Yung movement na to, kasi nasa shoulder nga siya, medyo magalaw din. So may one time, may episode kami na naka-hook up ako ng malaking isda sa shore casting, ha. Ang gamit ko noon ay 10 grams na lure. Hindi ko alam kung barakuda yun o ano naman eh. Kasi natatangay niya yung lure natin. Talaga na nagihilaan kami. Tara ito, gumagano'ng ganun din. So expect mo na eh yung DJI Osmo, yung camera nung gumagano'ng ganun din. So parang ang look and feel niya ay parang nasa action movie ka, di ba? So, yon. Ito yung ginagamit ko doon. So, shoulder strap. Next, mga kaibigan. Ang next na ginamit natin ay ito. Body strap naman. Ito, mga kaibigan, hindi ko siya masyadong ginamit ng matagal. Ano? Pero ito, okay din naman sana. So, yun din. Hindi ko ito masyadong paborito. Kaya hindi rin ako masyadong gumamit nito kasi, check natin. Meron siyang angle na hindi ko gusto. Okay. Okay. Good. Yan. So, nandito na yung camera natin ngayon. Diba? Ang problema dito, mga kaibigan, imagine na nandito yung camera, no? So, pag nagka-cast ka, nakaganyan. Ngayon, nabablock ng camera yung view ng paligid mo. Nakikita yung kamay lang. Tapos, minsan kasi, nahihilo ko dun. Kapag may mga vloggers akong napapanood, mga kapu-angler natin na ganito ang gamit. Pag nag-cast sila, so nabablock ng kamay nila yung view. Kasi ito na nakikita mo, umiikot-ikot. Katagalan, imagine yung mga nag-upload ng 18 minutes, 20 minutes na puro ganun ang nakikitang view, wala lang iba. Nakakahilo. So, ako din mismo, nung ito yung ginagamit ko, ito yung naging problema ko. Kasi noon, kaya ako ito binili para sana sa cellphone ko. Yan, extra. Wala kasi sana talaga akong balak bumili ng DJI Osmo. So, sabi ko, sige, try ko muna to kasi baka mas mura nga kasi less than 200 pesos lang. Tapos, pag nalobat yung GoPro na isa, kakabit ko na siya. Ang problem lang sa cellphone na to, nag-autofocus siya. So, syempre, galaw ng galaw yung kamay natin, di ba? Nag-autofocus kung ano yung malapit, mabablur out niya yung background, and then bigla niya i-refocus yun, yung foreground. Ngayon, nahihilo ko kasi napapalit-palit siya ng focus. Kaya ano, parang twice or thrice pa lang siyang ginamit. So, ayoko na. Hindi ko na siya ginamit ulit. Ngayon, tinry ko pa rin minsan dito, nag-test lang ako. Ganun pa din yung problem, ano. So, parang nakaganyan ka, naka-extend yung kamay mo. Nag-reel in ka. Tapos, wala na. Nabablock na yung view ng paligid. So, kaya hindi ko ito masyadong ginagamit. Dinadala ko lang paminsan pag kailangan. At sa work ko din minsan, ginagamit ko din ito. Okay? Ngayon, ano yung lagi natin ginagamit? Head strap, mga kaibigan. Ito. So, bakit ito yung naging paborito ko at ito yung ginagamit ko lagi?
simple lang ang reason, mga kaibigan, mas maganda yung view natin. Kung mapapansin nyo sa mga vlogs natin, ano, kung saan ka tumingin, ano din yung angle ng camera mo. So, sabihin, binibigyan natin ng point of view yung viewers na parang sila yung nandoon sa eksena. Okay? So, eto tingin ko yung dahilan kung bakit kahit konti ang views ko, pero mas marami ang tinatapos yung videos ko from start to beginning. real statistics ng YouTube natin yan, mga kaibigan. Siguro nung ito yung ginagamit ko, mas tumaas yung retention, ano? Kaya mas mabilis ko nakuha yung watch hours na 4,000 compared sa subscribers. So supposedly kadalasan ang nauuna subscribers eh bago yung watch hours. Sa akin baliktad, nauna kong nakuha yung watch hours na requirement ni YouTube compared sa subscribers. Hanggang ngayon hindi pa ako nakakaabot ng 1,000 subs. So please mag-subscribe ka na kung hindi mo pa ito napapanood. Kung hindi ka pa subscriber ng channel, ano. So more tips pa about videography ang i-share ko soon. So balik tayo. So eto siya. Ngayon meron tong angle, mga kaibigan, na kailangan tama, ano. Kasi kung susundin natin yung orientation nito. Ayun, 'di ba? Nakaganyan. Ang tendency niyan, mga kaibigan, ang angle ng camera nakatingin sa taas. Meron tayong episode niyan, yung first sea trial natin kasama yung rubber boat at yung outboard. Ganito yung angle ng mount ko. Halos kailangan ko pang yumuko para makita ano talaga nangyayari. Pero nung tanong, hindi ko alam kasi nga hindi ko nakikita eh. So, after nun, i-check nyo na lang pala, mga kaibigan, no? Episode 30 plus ata yun. After nun, hinanap ko yung sweet spot o yung angle na ayos. So, ilagay natin. Ayan. Okay. So, ang na-discover ko, mga kaibigan, ang panukat ko yung hinlalaki ko o yung thumb. I-straight ko lang siya. Ayan. Yung dulo ng daliri ko na yan. Tapos, itututok ko lang na ganyan. Pag naabot niya yung dulo ng... Ito to. Pag naabot niya itong dulo na to, ilalak ko na siya. So, ang itsura ngayon niya, nakatilt pababa. Ganyan. So, pag sunod natin ganito. Ayan. Pero, pag tinignan natin, straight na siya. Di ba? Kaya, ang angle mo, kung ano yung paningin ng mata mo, yun din. Kung ano yung nakikita ng mata mo, yun din. Kaya, pag lumingon ka dito, susunod lang siya. Di ba? Yan. Kaya, lingan ko. So, pag yumuko ka, kitang-kita mo ng ilalim. Okay? Now, for jigging, mga kaibigan, iniiba ko ng konti. Mas pinapadaos-dos ko pa. Ayan. So, di ba, balik tayo doon sa panukat natin. Pinibigyan mo pa ng konting space. Siguro, half an inch lang. Ayan, ganyan lang. Bakit, mga kaibigan, pinadaos-dos ko pa ng husto? Kasi, mga kaibigan, sa jigging, nakayuhulan talaga tayo, no? Ang focus talaga natin sa jigging ay yung drop at yung pag-retrieve natin, yung pag-crank. So, yun na yun. Tsaka mas maganda yung view sa ilalim pag nandiyan na yung isda. So, pag short casting, medyo sinasagad natin sa dulo ng daliri natin kasi kailangan maganda na nakikita natin yung view. Yung mga yung ganda ng dagat, ganda ng paligid. Yan. At yun yung madalas kong napapansin sa mga nagko-comments or nag-engage sa ating YouTube videos. Na-enjoy nila yung scenery. So, isa sa reason, mga kaibigan, ay yung better placement ng camera natin at yung tamang tool para sa style na gusto mo. Hindi natin or sinisiraan natin itong mga ano na to, itong mga straps na to, no. Useful pa rin sila but for a specific reason lang. Kaya yun, tingin ko at ang suggested ko talaga for better fishing experience or documenting ng fishing adventure natin, gamit tayo ng head strap. Pag wala, edi body strap. Yan, body strap. So, kung matatanong nyo, magkano?
Ito mga kaibigan, parang 120 lang. Itong body strap na ito na na-order ko sa Lazada. Ito the same. Nasa 100 plus lang din naman. So hindi rin siya ganun kamahalan. Okay. So ito na. Ito na yung mga katanungan. At sana nasagot ko mga kaibigan. Tapos, yun. Etong mount na to, kasama na to sa ano eh. Sa DJI eh. Ayan. Okay. So, tingin ko yun lang mga kaibigan for this episode. Kaya kung hindi ka pa subscriber ng channel na to at gusto mo pang i-improve yung vlogging mo mga kaibigan. Pagdating sa editing at mga gamit, subscribe ka. Kasi next time naman, i-share ko sa inyo ano yung editing software na ginagamit ko at paano ko siya ini-edit. Saan ako kumukuha ng audio music na hindi ako nakaka-copyright. Okay? Ayos? Ayos. Sige mga kaibigan, so susunod na next time.